Magandang araw mga kasambuhay. Maraming mga santong nagkaroon ng malalim na karanasan na nagpabago sa kanilang buhay at pagkatao. Subalit tanging ang karanasan ng isang santo ang ipinagdiriwang ng buong simbahan bilang kapistahan. Ito ang tinatawag nating Conversion of St. Paul na ipinagdiriwang tuwing 25 ng Enero. Paano natin uunawain ang karanasan ni San Pablo at ang kapistahang kaugnay nito? Lumayo ba ang loob ni Pablo sa Diyos kaya kailangan niyang magbalik loob? Nagpalit ba siya ng pananampalataya mula sa pagiging Hudyo tungo sa pagiging Kristiyano? Paano natin uunawain at isasalin sa Pilipino ang salitang conversion ayon sa kanyang karanasan? Una sa lahat, alamin natin ang kanyang naging karanasan. Tatlong ulit itong ikinikwento sa atin ni San Lucas sa Gawa ng mga Apostol, sa 9, 22 at 26 na kabanata. May pagkakaiba ang mga detalye ng tatlong kwento, subalit iisa ang pinakabuod nito. Papunta si Pablo sa Syria upang usigin at tangkaing wasake ng munting sektang naniniwala at nagpapahayag ni si Jesus ang Mesiyas ng Israel. Habang nasa daan siya, papuntang Damasco, na pangunahing syudad ng Syria, nagkaroon siya ng isang pangitain o vision. Nagpakita sa kanya si Jesus na maluwalhati. Inilalarawan ni San Lucas ang karanasang ito bilang matinding liwanag. Nabulag si Pablo sapagkat kailangan niya ng mga bagong mata at paningin upang makita ang katotohanan. Bakit natin masasabing bulag si Pablo sa katotohanan? At paano ang kabulagang ito ay naging sanhi ng kanyang pag-usig sa mga sumasampalataya na si Jesus ang Mesiyas? Pinanghahawakan ni Pablo ang sinasabi sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 21, versikulo 23, na sino mang ibinitin sa puno ay sinumpa ng Diyos. Ang pagpapako sa krus ay katumbas ng pagbibitin sa puno. Kaya sa isip ni Pablo, si Jesus na ipinako sa krus ay isinumpa ng Diyos. Hindi siya maaaring maging Mesiyas. Ang inaasahan nilang Mesiyas na tagapagmana ng trono ni David ay isang magiting na pinuno na magwawagi sa lahat ng mga dayuhang umaapi sa kanila. Panunumbalikin niya ang kasaganaan ng Israel upang itampok itong muli bilang bayang pinili ng Diyos. Ang Mesiyas na hinirang ng Diyos ay hindi maaaring sumpain ng Diyos. Ngayon, dahil ipinako si Jesus sa krus, ibig sabihin ibinitin siya sa puno, hinding-hindi siya maaaring maging Mesiyas ng Israel. At ang mga naniniwala sa kanya, sa palagay ni Pablo, ay naliligaw ng landas. Kung di sila susugpuin, kakalat pa ang kanilang maling paniniwala. Ito ang kaisipan at damdaming taglay ni Pablo nang maganap ang pakikipagtagpo sa kanya ni Jesus sa daan patungong Damasco. Ang kaluwalhatian ng liwanag na nasilayan niya at ang tinig na nagsasabing, "Ako si Jesus Nazareno na iyong inuusig." Ang yumanig kay Pablo, bakit buhay na buhay siya? Di ba patay na siya dahil ipinako siya sa krus? Bilang Pariseo, naniniwala si Pablo sa doktrina ng muling pagkabuhay ng mga namatay. Ito ang bumulaga sa kanya ngayon. Paano niya maikakaila samantalang kausap niya, buhay na buhay, si Jesus Nazareno? Kung gayon, totoo ang ibinabalita ng kanyang mga tagasunod. Muling nabuhay si Jesus. Binuhay siya ng Diyos. Ibig sabihin, totoo ngang siya ang Mesiyas sapagkat ang Mesiyas ang kauna-unahang mabubuhay mula sa mga patay. Ito ang katotohanang nagpabago kay Pablo. Nabulag siya upang magkaroon ng bagong mga mata, bagong pananaw na bukas sa katotohanan. Lumawak ang kanyang makitid na pag-iisip. At ito ang literal na kahulugan ng salitang Griego na metanoia na isinasalin sa Ingles na conversion. Hango ito sa dalawang salitang Griego. Ang una ay ang preposition na meta
na ibig sabihin ay lampas o beyond sa wikang Ingles. At ang ikalawang salita ay nous, na tumutukoy sa pag-iisip o kaisipan. Kung ang kaisipan ay makitid, kailangan lampasan ang hangganan nito upang maging malawak. Lahat ay nagsisimula sa isip. May kasabihan sa Ingles na, sow a thought and you will reap an act. Sow an act and you will reap a habit. Sow a habit and you will reap a character. Sow a character and you will reap a destiny. Ang hantungan o destiny ng sinumang tao ay nagsisimula at hinuhubog ng kung ano ang palagi ang nilalaman ng kanyang isip. Kaya ang panawagan ni Pablo tungkol sa pagbabago ay ganito. Hayaan niyong baguhin kayo sa pamamagitan ng pagpapanibago ninyo ng inyong isipan. O sa Ingles, be transformed by the renewal of your mind, na matatagpuan sa sulat sa mga taga-Roma. Sa mga taga-Pilipos, sinabi naman niya, taglayin ninyo ang kaisipan ni Hesukristo. Ganito ang pagbabagong naganap kay Pablo. Mula sa pagkakakulong sa makitid na kaisipan, ang karanasan niya sa daan patungong Damasco ang nagbukas at nagpalawak sa kanyang pananaw. Nakalampas siya at nakawala sa mga paniniwalang pumipigil sa kanya, natanggapin si Jesus na ipinako sa krus bilang Mesiyas ng Israel. Noon bilang Pariseo, pinangangalagaan ni Pablo ang pagiging natatangi at bukod ng Israel bilang bayang pinili ng Diyos. Sa pamamagitan ng batas, lumilikha siya ng mga hangganan na hahadlang sa mga hintil o dayuhan na magkaroon ng ugnayan o makisalamuha sa bayang pinili. Ito ay sapagkat itinuturing na marumi ang mga hintil at nakakahawa ang kanilang karumihan. Pagkatapos ng kanyang karanasan sa daan patungong Damasco, nalampasan ni Pablo ang makitid na kaisipang ito. Dahil si Jesus na Mesiyas ng Israel ay naparito upang maging tagapagligtas ng lahat at hindi lamang ng Israel, nakita ni Pablo na ang Diyos ay walang kinikilingan, walang paborito. Kung gayon, pantay-pantay ang lahat ng mga bansa, walang dapat ipagmayabang ang Israel. Ang mga hintil na dati niyang itinuturing na tinanggihan ng Diyos at hindi kasali sa kanyang planong pagliligtas, ang siyang pinag-uukulan niya ngayon ng kanyang panahon at lakas. Sapagkat ang katangi-tangi niyang misyon ay ihatid sa kanila ang mabuting balita, nakabahagi sila sa pagliligtas na pinasimulan ni Jesus. Siya ay sinugo ng Diyos bilang Mesiyas ng Israel at manunubos ng lahat. Kaya nga tinagurian si Pablo na apostol ng mga hintil. Balikan natin ngayon ang konsepto ng conversion na nakita natin sa karanasan ni Pablo. Ang paglampas sa makitid na kaisipan o sa Griego ay metanoia. Kahit hindi natin mararanasan ang vision o ang pagpapakita ni Jesus na nangyari kay Pablo sa daan patungong Damasco, lahat tayo ay dadaan sa karanasan ng metanoia, ang paglampas sa makitid na pag-iisip, yung mga prejudices at biases na nakakahadlang sa atin na maging bukas sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ang karanasang ito ni Pablo ay modelo para sa lahat. Patuloy tayong ginagabayan ng Espiritu Santo tungo sa daan ng metanoia na habang buhay nating tatahakin. Kung paanong ito ay tinahak ni Pablo hanggang dumating siya sa sukdulan ng kanyang pagsaksi kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay bilang martir sa Roma sa ilalim ng pag-uusig ni Emperador Nero. Hilingin natin sa pamamagitan ni San Pablo ang biyaya ng metanoia. San Pablo, Apostol, ipanalangin mo kami. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ako po si Sister Bernie Dianzon mula sa Daughters of St. Paul. Pagpalain po tayo.